Hindi, alam ni alam alam yata ni DJ na meron tao dun sa ibabaw. So ready itong side ng RSG. At ano nga yung gulat factor, naglapagagan ng Rumble Maze, pero nakapagsukod si out agad yung Weaver, pero mukhang si DJ, he will be the first blood into this game. At si MKS, mga kaibigan, with the Orsa Warrior getting that one. First blood for the side of RSG. Na-control eh. Siguro, ito na yata, KJ, mukhang nabati yata natin yung stun coming from the center, Jungle Creep. Oh, ay, lumayo pa nga si Janvel na tinalikuran na nga lang, hitting yung impetus, patay kagad si MKS sa may top. So, yun na, tabla, KJ 1-1, yung ating scoreline. While on the bottom side, nakapatay itong side ng RSG. Lalag yata yung Discord natin. Oo, na wala. Ayun. He's back. Yung Marcy nila sa bottom lane. Pero we'll see. John Will dito. Uy, pakahangatak pa. Mamapatay kaya nila. Meron 4 stock. Napatay-patay ito. 0.0. Yes. Ilan ko ba na Counter-Strike, AJ? Dati. Nung bata pa, B. Nung bata pa. Oops, si Armel. Naku po. Yes, tignan natin. Yun lang. Kaso nabigyan ng keepers sa may top side. Yun nga lang. Kung ginaganda kay Armelis, wala silang stun. Pero body blocks nga ito kami from the Warlock. Disseminate para makailag. Warlock is down. Mukhang napakommit na nga itong sa CMKS. Pero nandun yung nature, nature's attendance para isustain itong Void Spirit. So, yung kanyang resonant pulse. Para, or dyan sa may gilid para hindi din makapag-farm out ng small camp. Ito nga si Parmel. Medyo mahirap na combo yun, ha? Iaagis mo sa Aether Remnant, no? Pero they manages to pull that one, no? Na-burst down kagad nila si Xiao Bonbon. Pero hinatak si Armel, mga kaibigan. Ako po, delegado yung kanilang Void Spirit. Dissimulate to, to escape. Pumunta sa Wakali. Sa so, Astral, step out. TP, wala namang mabibitaw na sa Exiler na ibang skill. Oo. Oh. Pero top lane, Daddy Ace. Chakram? Sakit, ha? Sakit, oo. Oh. Ito pala yung isa doon, KJ. No one, Chakram is up. K-Jobs, ito pala yun. Nandun yung, sabihin natin, may neutral pa makuha. Ito si Johnwell. Tapos yung slow, no? Pero si Jobs, yun natin, halos 1/4 yung mana. Nilapagan nga siya, mga kaibigan dito ng Bramble. Pero hindi siya nakakatakas. Pero nakaganti naman ito si MK. So nice roll. May TKP pa na isa sa top po. Mukhang pagkapatayin nito. Pero pwede kasi nila mga takedown yung tower. Pero ito na nga, Astral step in. Wala na palang tower. Pero MKS, ipops yung kanyang rage. Ako po haabutin mga kaibigan. Ito, Ursa Warrior. Wala, walang takas. Kahit mo kay Ursa dito, nandyan yung Avalanche toss, nandyan yung Enchant. Ma-force out lang talaga yung Enrage dati eh. Tapos na eh. Hindi makakagalaw talaga yung Ursa. So, sa puntong to, medyo mahirap. Oops, teka. Ayun lang, nakombo nga siya rito ng Tiny. Avalanche toss. Alam, ginawang shooting target mga kaibigan. Si Exiler. Sa malungkot, no, nakakuha pa ng XP, no? Yung mga tropa sa side ng Fnatic. No? Pero parang napalalim yata itong si Janvel. Raven is also around, being chased down by Marcy. Sobrang liwanag pa rin ng kanilang bottom lane. So, meaning to say, maybe they would want to smoke and get some kill dito sa area na to. Kasi dito, well, alam nila, dito magpa-farm nila. Yes, speaking of which, maganda nga yung vision nga nila doon, kaya napalaban nga sila. Pero mga kaibigan, eto na nga yung haka kay Armel na yes, embed lang pa. Tapabalikin pa nga mga kaibigan itong Enchantress. Janvel might be next. At yun lang. Meron siyang stock na apat na sa stick nito. May BKB auto, na ba to? Oo. Parang BKB na yata. Si DJ, patay na naman na ata. Delay na naman yata yung kanyang pagbili ng dagger. Oo. Pero na-post pa nga mga kaibigan na si Exilern. At magja-jump in si Armel doon sa may backline. Still, yung Batrider di pa rin na napapatay, pero yung Tiny will be the casualty. Inilapag na rin dito yung Golem. They're chasing ito si Janvel. Atin, mapapatay at mabibigan nila. Medyo slow kill for them. Hindi siya na nagro-roshan. Oo, alam nila. May Harpy. Oo, may RP. Let's see, sidekick for MKS. Ibinigan nga rin siya ni Xiaoyu. Pero still, mga kaibigan, meron pa rin sila itong Totoy Golem na pwedeng ibagsak ito ni Ka Roger. Yan nga, nakuha na nga yung Aegis of the Immortal. Doon tayo sa Mi-Triangle. Janvel, maaari pa nga mga pick-up rito. Pwede pa siya abutin ng dispose. Pero they will option. Itong si Timbers, mga kaibigan, Curse Crown. At in out position pa kasi ng dispose. Abs will be killed. Akin lang, nahatak pa nga yung kanilang Enchantress after the Roshan take. Naku, nakakuha pa ng 2 pick of kills itong side ng RSG. At Avalanche Toss combo for Xiaoyu. Ipops yung kanyang BKB. Chaotic Covering to mamaroon sa dalawa. MKS will advance in. At meron siyang Diffusal Blade pero hindi na nila ipupush forward. Ayaw na mag-overcommit ito ng RSG. 4K network lead for them. First 15 kills going to the side of Dire. And that's si Bossage yung lasso eh. Once na makakontrol ka, ang daming pang burst damage ng RSG. Especially, iindahin mo yung right click ni
pusa. Naku, yes, yun na. Oo, ako yun lang na pro kay Lincoln. Na break yung Lincoln sa mga ibigan. Hindi ko rin napansin kung paano. Botulin, may BKB na din pala si Ursa, daddy. Eh. Sobrang bilis ng kanyang farming even though nabigyan siya na palaban siya ng Ursa. But right now, copy yung magical damage, pasok na pasok dito sa isang Enchantress. Pero Armel, jumping into the face itong Marcy, nakakontrol nga nila. Alright, they managed to take one. Ang kapalit isang position 5 lang, plane break, nandoon. Kaya natin, yes. Ah, so may Yulz pang cancel out ng TP. Mukhang mamamatay pa si DJ. And Tiny will fall. 2 for 1, may top. Ako, nahanapan nila si Cheat. Makakita pa kaya rito mga ibigan ng Exiler? Who knows, baka sa umpisa lang din maging malakas tong mga teams na to and then over time mag-fall off lang din. Boy, ba't MKS? Kapagpag na BKB, grabe yung sustain. Marami pa rin sa may sidekick, ha? Mga kaibigan, ha? At nalaso pa nga nila ni... Nalaso pa nga nila mga kaibigan yung Timbers. Pero nabuhay pa, sayang yung attempt ng Fnatic doon na patayin eto nga si Ursa. Ang tutunat, eh. Oops. Pero grabe no, nabuhay oh. Kasing ganda kasi talaga ng sidekick. Okay, nabalik nga nila yung Lincolns. Nauli nga nila si Armel. Ako po, delikado mga kaibigan. Tignan natin. Void Spirit, mamamatay. And Raven doing dun sa right click. Oops. Ay, si Marcy lang yung kapalit. Void Spirit yung namatay. Dali lang patayin, no? Stake and Napalm. Tapos yung burn coming dun sa may Firefly. Sobrang dali, no? Tapos yung Ursa, nag-i-stack pa yung kanyang passive dun sa Timber. So wala eh. Lahat ng way. Nandoon eh, para mapatay kagad yung isang Timber. Pero siyempre yung Roshan, hindi na nga nila pababayaan na maibigay. Pero itong side ng RSG will go aggressive. Aggressively will push this out. BKB has been packed doon sa dalawang cores nga rin sa side ng RSG. Target nila yung Timber. So okay, Jabs is down. Ang sakit. Ang ganda kasi nung siya ay grabe rin kasi itong third skill nung ano, nung Marcy. Pag ibinibigay mo sa core, nakapag-regen kagad ng buhay. Naku po, yung Warlock kailangan niyang umakot. At yung Weaver, naku po, inabot pa nga ng laso, Raven pops yung kanyang BKB, pero yung situational 5 versus 3. Bye ba coming from the void? Kaso nga lang, low 9 health dito coming from the side ng Resurgence. Yung Scepter for Xiao Bonbon, ginamit niya yung kanyang Shadow Realm. Ay. Kaya yata, ng Fnatic. Support pala yung ating sitwasyon kay AD, ha? Intayin niyo. Wala rin siya rito, AD Shard, yung ating pinaglalabanan. Pero kaibigan, there's the first crown. Naku po, walang pulasan! Pero nakakuha na Aegis of the Immortal is Ermel. Huli nila yung Timber sa mga kaibigan and they locked him down. Nandun si Xiaoyu doing the damage and Raven. Nabreak yung kanyang Lincolns. Kailangan niya rito umalis. At pabubuhay na rin yung MK. Meron itong Alisa Blade, KJ. Can go back to the teamfight, yes. Nandun na kagad yung napagal ng rebound. Grabe talaga yung range ng rebound, no? Layo, daddy. Oo. Ayan, medyo delikado to ha, buhay na yung Monkey King ha. Ay, yung ano pala, yung Ursa Warrior Riders, MKS. Ay, nag-bash pa. Oo, naka-cancel pa yung TP. Remna, yes, abulin nga nila si Armel. Ako to, disimulate out. Yan natin kung makatakas nga rito si Chip. Here comes Chip, the trailer. Chip, ilang buyback to dati, ha? Kailangan kalungkutan. Kaso meron siyang life number 2. Astal step out. Tignan natin. Paano nga ba nila si Armel? Kala nga rin yung warrior. Oo, nakita na nga nila yung void spirit. First hit lane break. May pad sa kanan. Pero space created na to ah. Oo. Tignan nga natin. Nabisa siya pa eh. Uy. Palos akong palos ah. Oo. 4 versus pa niya situation. Ala, nandun na agad yung control kayo from the Abyssal Blade sa ulo. Undefeated pa pala sa Division 1 to eh. Pero tinatig kung ano mangyayari. Pero sa kayo, offering ako pa na uli na naman yun si Armel. Oh no! Yes, oh, nakita ko na break yung Lincolns eh. Yulz for the Stiny mga kaibigan. Ako po, they're targeting itong backline. 2 down. Mukhang malapit na mamatay si DJ. Yes, it is. And Tiny will fall down. Ito na ng Dota. Alam ko, meron nga ito. Dating creep wave yun. Yun nga daw dapat ng creep wave. Yung player ng creep si Amar, alam ko, gadaling din ng creep wave. So, yung ibang player sa side ng NTP. So, maganda laban niya. So, maulit lang, no? Yes. Ah, ako, usapan lang natin. Nasa ako nabanggit lang. Oo, kulit din ni Amar eh. Dami niyang pauso. Oo. Buhay ko si DJ. Wala silang pakito kay DJ. Si Raven ang kanilang gusto. Sobrang run and down style, no? Gumana, no? Oo, run and gun style. Run and gun, no? Oo. Ursa, eh! Ay! Tik, bumalik pa!
Nag-vibe ako yung Chantress. Let's see. So, was it on Timbersaw? No. At yung Weaver. Three-man vibe ako, mga kaibigan. Tignan natin, oh, kung mapunish nga nila itong side ng RSK. Medyo napansin yata ng Fanatic na nag-overcommit. Napalalim, mga kaibigan. Nandun yung sidekick binigay nyo sa May Ursa Warrior. Nag-BKB naman, mga kaibigan, si Marcy. MKS will fall down. So, yun lang. Napunish nga nila. Napansin nila KG na nag-overcommit. Napasarap yung side ng Resurgence. Napasarap. Wait, lahat din eh. Hindi lang din na pinabangan. Ay, naku, ang sakit. Marcy, sino? Ay, hindi din naman si Rolo King, pero... Si Marcy, saka grabe yung control doon sa English. Ay, naku, 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 si Raven. Yes, double last. Saka sakala na pag-pop ng ultimate dito si Raven. Grabe yung suntok, no? Grabe yung tulog. Na-rumble miss, daddy. Okay? Hindi, wala. Combination ng ano yun eh. Naka-unleash at saka yung mid-up. Daddy, sobrang laking tulong. Not ready to for the side of Fanatic. Wala na sila mga buyback na yul sa itong Batrider. Pero mga kaibigan, nasa kanya yung Repressor Shard. At unang tatarget din si Januel. Enchantress somehow nakapag-sustain. Pero si Jobs. Pinapokus na sa MKS. Yes, na-break yung lane sa may right side. There's Tabagan's Protection. Naman po na Void Spirit. Area Tower might go down. Target nga din ng mga kaibigan itong si Xiao Bonbon. Okay, they brought down. Buyback? Yes, meron naman siyang buyback nga rito. Pero nagsisitch na ng high ground itong side ng Resurgence. Eto na nga si MKS, going into the backlines. Yul Scepter naman gagamitin para sa kanya. Napalipad bagya, pero merong reposition coming from sa may 4 stock. Ito KJ yung sitwasyon, 5 versus 4. Medyo nakakalungkot for the side of Fanatic. At yun lang, nakapagbigay-bigalan plus dispose control for this tiny. DJ in this day is in danger. He might fall down here, mga kaibigan. Flame break has been committed. Tapos binaburn down nga siya rito ng Firefly. At yung mid lane tower, nakapubasag na. Medyo kalungkutan for the side of Fanatic. Armel will dive in. Kaso KJ, alam mo ha, level 25 na si Xiao Yu. Nandun yung napakagandang talent. Yung magkakaroon ka ng spell immunity coming from dun sa may sidekick. And GG has been called, mga kaibigan. Game number 1, nakukuha nga yan ng Resurgence. Oo. Sobrang solid na performance coming from RSG dati 8.